ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na ng US at Philippine armed forces na nandoon sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabi po natin sa act of war? Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yung parang one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng act of war. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong act of war? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Arm attack po yung ano as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro po ba yung civilian po yun. Civilian ng Coast Guard. Sa maaligid-aligid yung sa organization po ng PLA Navy. Yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandoon. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po. Huwag sa natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Polis nga lang yan eh. Polis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung sa kalila ho, hindi yung polis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Ay tamang po ito, under ninyo itong armed force. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Ah, wow ah. Talaga lang ah. Papa. Lahat po kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the US is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what a military is doing. Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. So, ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo, ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin, we are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami ay nanghihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now in terms of, may I add Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact
and precise definition that the Coast Guard is not is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, wag natin masyadong ano, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan niya ang paggera na. Huwag natin ibahin eh, kasi ano na tayo eh, ang hirap naman natin na ano eh, para naman tayong ano niyan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show, sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng stand-off dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po ano to, pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila. Nandyan na sila.